Inihahandog ng Totoo Ba TV ang unang lalaki na nagbuntis at nagsilang ng sanggol. May isang lalaki sa Honolulu, Hawaii na pinaniniwala ang nagbuntis at nagsilang daw ng isang sanggol. Totoo ba ito? Tara at sabay-sabay nating alamin ang kanyang kwento. Si Thomas Trace Betty ay ipinanganak noong 1974 at lumaki sa Honolulu, Hawaii. Siya ay panganay sa kanilang dalawang magkapatid. Ang ina ni Betty ay mula sa San Francisco at may lahing English, Irish, Scottish at Welsh. Ang kanyang ama naman ay may lahing Korean at Filipino. Isinulat ni Betty na nagsimula niyang makilala ang sarili niya na may pusong isang lalaki sa edad na 10 taong gulang. Noong siya ay teenager, si Betty ay isang modelo at finalist sa Miss Hawaii Teen USA pageant. Noong 1996, nagtapos si Betty sa Universidad ng Hawaii na may bachelor's degree sa health science at kalaunan ay nagtapos ng executive MBA. Siya rin ay naging champion sa isang tournament sa Taekwondo. Si Betty ay isang Amerikanong public speaker, manunulat at isang advocate ng mga transgender. Noong 1997, siya ay nagpakilala bilang isang trans man at sumailalim siya sa isang operasyon sa pagbabago ng kasarian noong Marso 2002. Sumailalim si Betty sa operasyon na tinatawag na sex reassignment surgery involving a double mastectomy. At opisyal na pinabago niya ang kanyang kasarian mula sa kasariang pambabae patungo sa kasariang panlalaki sa kanyang mga dokumento ng pagkakakilanlan. Bago siya ikasal, opisyal niyang pinalitan ang kanyang pangalan mula Tracy at naging Thomas Betty. Ikinasal si Betty kay Nancy Gillespie sa isang legal heterosexual na kasal sa Hawaii noong February 5, 2003. Lumipat ang mag-asawa sa Bend, Oregon noong 2005. Nang magpas siya ang dalawa na magsimula ng pamilya, pinili ni Betty na siya ang magdalang tao. Dahil si Nancy ay walang kakayang magbuntis. Nagawa ni Betty na magbuntis dahil napanatili pa din niya ang kanyang pambabaeng reproductive organ. Hindi muna niya tinuloy ang testosterone hormone upang magbuntis ng 2 beses gamit ang donor sperm. Pagkatapos niyang mabuntis sa pamamagitan ng artificial insemination noong 2007, siya ay nakilala bilang ang buntis na lalaki. Pinili ni Betty na mabuntis dahil ang kanyang asawa na si Nancy ay walang kakayanang magbuntis at manganak. Siya ay biniyayaan na makapagsilang ng sanggol sa natural na pamamaraan. Ipinanganak ni Betty ang kanyang unang anak na si Susan noong Hunyo 29, 2008. Makalipas ang ilang araw, naglabasan sa mga tabloid at magazine ang mga larawan ng pamilya nila Betty na umalis sa St. Charles Medical Center sa Bend, Oregon matapos makunan ng mga paparazzi noong Hunyo 2009. Ipinanganak naman niya ang kanyang pangalawang anak na lalaki na si Austin noong 2010. Si Betty ay kinilala ng Guinness World Records na unang kasal sa mundo na nanganak. At sa isang broadcast sa TV mula sa Rome, Italy, ang Guinness World Records ay ipinakilala siya bilang unang lalaking buntis sa mundo. Ikaw, mayroon ka din bang kakaibang kwentong kagaya nito? Kung mayroon, please comment down below.